So mga kaibigan, alamin po naman natin ngayon yung situation sa Pasay, although tuloy-tuloy naman po yung mga programa, yung kanilang mga bakunahan, yung health monitoring bawat barangay. At syempre, alamin natin itong 2022 na mga programa na lungsod ng Pasay. Syempre, dahil sa sobrang sipag, nako, dinaanan po ni Omicron. Kaya nandito na po, mga kaibigan, the First Lady Mayor sa Pasay City, Mayor Emi Calixto-Rubiano. Mayor, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Opo. Hello din po sa lahat ng iyong mga viewers at yung iyong mga listeners sa iyong mga programa. Lalo na mga taga-Pasay, katapat kong pinag-ilinggulan. Mayor, kamustahin muna namin kayo. Kamusta na po kayo? Ay, ako po, getting better every day at ang naramdaman ko talaga yung pangangati ng lalamunan. So, ako'y talos talagang nag-e-emi habit po ako. Lagi ako nag-gugat ng kamay, face mask, saka physical distance, bakunado po ako. Pero siguro nawala na ako ng resistensya talaga na okay. Tuloy-tuloy po ang puyat at marami rin inaasikaso talaga. At binibisintang mga gatherings. Opo. Na nangyayari sa Pasay, hindi po ako na nakain on time at saka yung tulog ko, ganun po. 3 a.m. pa rin po. Gising ng 6 or 7 a.m. Tapos tuloy-tuloy na po yun. Nilagnat ba kayo, Mayor? Inubo? Or sinipon? Yung ubo po, pag nangangating lalamunan ko, meron lang oras. Hindi siya the whole day. Talagang may time lang. Parang parabang allergy. And then, sa lagnat naman, 37 po, normal pa rin yan. Pang-anim na po ako, 10 days po under this Omicron. So, ano po ngayon ang sitwasyon ng Pasay? Pasay General, isolation facility ng Pasay. Sa totoo, talagang hindi lang naging doble o triple, talagang ngayon po nasa 810 na ang aming opo? Cases. Oo, okay. Pero po, mas madami talaga yung mild. Kaya lang, syempre, yung aming ospital talagang napuno na din. At yung aming isolation po, inaanda na namin ulit magbukas ng isa para ma-accommodate namin yung mga mamamayan natin. Pero Mayor, ang maganda rito, yung 800, hindi naman po sila severe. Opo. Wala pang isolation facility na nabubuksan. Meron po. In fact, puno na rin yung aming MOU. Ginagamit na po yung MOU. Intensive talaga yung testing. Tuloy po ito at libre po ito sa mga mamamayan namin. Hindi kami nagpapabayad po. At saka yung sa quarantine isolation facilities po. Libre. Talagang pag walang facility sa bahay nila, talagang pinakukuha ko po para ma-isolate na. Tsaka nagla-lockdown na kami, yung gradual lockdown. Parang nga gusto ko sana ma-contain, pero iba talaga yung Omicron. In seconds, mahahawa na agad. Mayor, ngayon po yung renewal ng mga business taxes natin, mga negosyo. May mga ilan lang po kami nais paratingin na may mga nagpunta na daw po na para mag-renew. Siyempre yung oras na masahe at talagang nagpunta and that's yun lang availability nila. Pagdating daw po doon, hindi kagad naayos dahil may color coding na sinusunod. Paano po kaya medyo ma-resolvehan naman yung availability din ng lumalakad at may pera na? Sayang naman, may pera na, may pambayad na. So, may color coding daw? Nakarating po sa akin, pati yung mga ibang naging problem. So, inaayos ko na po sa City Treasurer's Office at doon po sa BPLO para po kung sino na yung nandoon, na rin po, opo. Opo, kasi yung pag sinunod po yun magpapabalik-balik ang tao. Sayang naman daw na nagpunta sila, medyo kaya pa dahil nga maluwag naman konti, sinasamantala na daw po. Kaya lang, hindi pa sila na-assist dahil may sinusunod na mga digit number na uuwi, hindi rin naaayos po. So siguro maganda nga po na naging responsable na yung taxpayer at pag naandun na, baka pwedeng i-accommodate na ng konti. Uulitin ko po yan sa concerned officer na baka mamaya hindi nakarat sa mga staff kung ano po yung mga dapat nang gawin. Maulit po ng mga heads po nila. So, sa ngayon po, ngayong first quarter ng taon, Mayor, alam ko kayo, pagkagaling ninyo, titira na naman po kayo, no? Sa
ngayon nga po talagang ito na naman, ang dami talaga nangangailangan. Tuloy-tuloy pa po yung aming emergency cash subsidy. Mm-hmm. Pero po talagang by schedule lang, 30-30 lang, lalabas at pagpatapos na po yung 30, sabi natin, may lima, tatawag ulit po ng 30 at depende naman po sa venue. Yung capacity, yun po ang aming pinagtutulungan ng ating DSWD, ng Treasurer's Office, at ng ating mga barangay official upang maibigay pa rin po pangangailangan ng mga mamamayan. At syempre po, talagang kung ano po yung kailangan namin pagandahin pa, pinagaganda pa, lalo na po ngayon. Ito namin, syempre, iba rin yung may mga ilaw, tama, mga madidilim na lugar para po maka-lessen tayo ng krimen. Oh, peace and order. Pagka madilim, dyan talaga na nangyayari yan. Dito, para mas ma-improve pa po yung peace and order natin. Inaasikaso po natin at ako'y, alam niyo po, mahilig din akong hingin ng tulong sa national government talaga kung ibang ahensya, kahit po kay Senator Bongo at ating Pangulo na talaga namang tutuyak naman po sila at inaayos natin yung livelihood ng mga tao dahil marami pa rin talaga walang pinagkakakitaan. Kaya naman po, aside from our own budget, po mga kapartners natin, katulad ng Dole, kay Secretary Belio, opo, talagang nakakuha na naman tayo ng mga tulong para po magkaroon ng pagkakataon ng aking mga mamamayan na makapagtrabaho at magkaroon din po ng mga negosyo kahit papano. Tama. At opo, pati po yung mga training programs natin, yun pong kailangang kakayahan ng mga mamamayan, matuto sila. At ako naman po, wala rin akong tigil ng pakikipag-usap sa private partners po natin. In fact, this January, na talagang dapat, di ba po, unti-unti na nagbubukas ang mga negosyo. Sabi na sobrang tuwa nila dahil ano talaga, ang dami daw nilang bonus na natanggap sa isang taon. At nung isa-isang taon pa na ako ay alkalde, pati yung Emi bonus, akala nila hindi na po makakaya dahil syempre ang PC ng mga ano natin, private sectors, talagang hindi na rin kumasya, mas marami nagsara ngayon noong taon na 2021. Pero ganun pa man, sa maayos talaga at tamang pagpapalakad ng syudad, nagkaroon pa rin ng iba't ibang bonus, like Emi bonus pa, 15th month, ay na po yun. Mm-mm. Kaya sana nakikita po nila na inaayos lang ng inyong lingkod. Muli po, nagpapasalamat ako sa lahat ng inyong pangunawa, pag-iintindi, pagtutulungan, pakikiisa, at pagmamahalan. Kasi pag nandito po lahat yan, siya ang Pasay ay walang pupuntahan. Kung hindi, talaga lalo pang gumanda, umayos, luminis, at maging maunlad. At ito po ay talagang kakayanin natin pag tayo ay sama-sama. Kaya okay, kung ano man po ang aking pang papaglilingkod sa inyo mula sa sinapupunan hanggang sa sumakabilang buhay, nakabukas po ang aking tanggapan upang sumuporta sa abot ng aking makakayanan. At kahit po ako may COVID, tuloy-tuloy lang po ang aking trabaho. Opo. May COVID man o wala, tapat kayong pinaglilingkodan. Mayor, ingat okay kayo po lagi. And then, ang mga taga-Pasay po ay nananalangin sa mabilis ang paggaling ninyo. Mabuhay po.